ang LTO sa pamumuno po ni Asip Bigor Mendoza. At ganun din po ang LTFRB. Regarding po dito sa ating concern, regarding po sa mga nakikita nating tricycles, kuligligs, e-trikes at iba pa na padami po ng padami na nakikita po natin sa ating mga pangunahing lansangan na one, nagpapabagal po ng daloy ng traffic at second ay may safety concerns. So, inilatag po ng mga LGUs yung kanilang mga existing programs regarding these mga e-trikes, e-bikes. Yung iba po sa kanila may mga existing ordinance. Meron naman pong iba na may regulations na na-issue regarding this. Meron naman pong iba, may programa mismo na namimigay sila ng prangkisa para po dito sa mga e-bikes na ito. Kaya po nandito ang LTO, DOTR, LTFRB para i-reconcile po yung mga regulations naman ng national government kasama po ang issuance ng DILG na nagpo-prohibit nitong mga e-bikes at e-trikes sa national roads po natin. At isa po sa napagkasunduan, mamaya i-discuss po individually nila, ay yung magiging mga panuntunan at regulasyon naman po na i-issue ng national government na in harmony naman po doon sa mga kasalukuyang regulasyon ng mga LGUs. Siguro hinga ko na lang muna ng individual statement ang bawat isa para po ma-address yung concern po nito. At yung Asik Lim po ng DOTR. Asik, magandang umaga. Good morning sa ating lahat. First of all, thank you to Chairman Don, Chairman Jay, sa ating lahat po. On the side of DOTR naman po, we have a policy direction and na-discuss naman and nasabi na rin ni Chairman Don kung ano yung kailangan natin gawin. ito talaga, it's ano, we have to work together on this. Hindi lang pwede yung isang ahensya ang magsasagawa nito. So, DOTR and its attached agencies will work together para po kung ano yung mga concerns, ma-address po natin ito. Thank you. Thank you, Asik Lim. Ang isa sa mga napag-usapan po ay yung meron na po rin kasing issuance ang LTO dito, yung LTO Administrative Order Number 2021-039 ay yung pag-amienda po dito. Si Asik Bigor po ng LTO ang mag-discuss po ng mga possible changes para po mas ma-regulate ito pong paggamit ng mga e-trikes natin, lalo-lalo na po sa ating mga lansangan. Asik Bigor. Marami pong salamat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Unang-una, very timely po itong patawag ni Chairman Don, no? Kasi kahapon lang pinag-meeting po ang road sector ng DOTR at isang pinag-uusapan itong issue ng road safety sa mga e-bikes at e-trikes, no? Sa ating mga major thoroughfares, no? At yung epekto po dito sa ating trafiko. Kaya kami nagpapasalamat kasi hindi lang naman sa national government, at least pag meron kami nalabas na bagong rules and regulation, tugma na sa iniisip ng ating mga lokal na gobyerno dito sa Metro Manila. Ang isang pinag-usapan dito, yung pag-re-registro po ng ating mga electric vehicles, no? Ito mga e-trikes and e-bikes. No? Sa ngayon po kasi pag ang e-trike o e-bike tumatakbo less than 25 kilometers per hour, hindi na kailangan i-rehistro sa LTO. No? Pero siguro sa mga suggestion rin ng local government units, no, we will take a second look on this, no, and propose the appropriate measure para sa ganun, ma-regulate po natin ng gusto yung paggamit ng mga sasakyan na to sa ating major thoroughfares. Kasama na po dyan yung taong na nagmamaneho ng e-trike at e-bike, no? May mga litrato po, dinabas po ang MMDA na yung nagmamaneho po nung sasakyan, elementarya pa yata, parang sadyante pa ho, no? Sa major thoroughfare pa natin, no? So, kasama na po dyan yung pag-require ng merong disensya na galing po sa LTO.
So ito yung mga unang pag unang mga ginayan ng mga pagbabago na baka kailangan natin ilagay dito sa ating administrative order na magiging tugma naman sa mga polisiya ng MDA at sa mga local government units. Salamat, Asik Bigor. Isa po kasi sa napag-usapan, ang nagiging selling point daw po kasi ng mga nagbebenta nitong mga e-trikes at e-bikes ay hindi kailangan iparehistro, hindi kailangan ng lisensya ng mga nagmamaneho, which is a problem din insofar as enforcement is concerned ng traffic laws. Kasi kung nag-violate, kunyari tumawid sa stoplight, paano namin huhulihin? Wala kaming ma-issuehan ng ticket dahil wala naman lisensya yung nagmamaneho. Hindi rin namin pwede i-charge yung vehicle dahil hindi registrado. So, yan ay ilan lamang sa mga i-address ng LTO sa pag-come up po ng bagong polisiya or guidelines. Ito po yung sinasabi ni Asik Bigor na ang nagmamaneho po ng e-trike ay naka-uniform. Mukha pong elementary lang yata to or early high school. So, yan po yung i-address natin kasi ang nangyayari nga po ay hindi daw po kailangan kumuha ng lisensya yun pong nagmamaneho nito mga e-trikes. Meron po kami isang picture dito na nasa gitna po ng lansangan. As in, nasa gitnang gitna po habang naghihintay siya ng inabot po siguro siya ng stoplight. Prenting-prente po yung nagmamaneho ng e-trike. Nasa gitna po siya ng karsada. Naghihintay po ng green. Tama po ba naman to? Hindi dahil siguro, or marahil ito pong ganito mga actions kasi dahil nga po hindi kailangan kumuha ng lisensya noong nagmamaneho. Hindi po niya alam siguro yung traffic rules and regulations. Kaya po nagagawa niya itong mga ganitong bagay. So, yan po ay i-address namin, pagtutulong-tulungan po namin, i-consolidate po namin yung mga regulations din ng mga LGUs. At ganoon din po para po maging comprehensive. At ito po ay hindi lamang sa Metro Manila, tama, Asik Bigor, o hindi sa buong Pilipinas. At ganoon din po yung concern naman po ng LTFRB, dahil nga po sa may mga programa po ang LGUs na nagbibigay po ng prangkisa, ito po ay nakakaagaw no mga prangkisa na ini-issue naman ng LTFRB. So, Yusek Aguadis. Salamat po, Chairman Artes. Itong pagdami ng mga e-trike ay nakakabahala po sa amin sa LTFRB at nagiging tila balakid po ito sa programa ng ating national government yung pag-modernize po ng mga sasakyan. Sa pagdadami po nito, halos hirap po tayo ma-regulate dahil unang-una nga po, walang prangkisa, walang lisensya, walang registration. Sila po yung umaagaw sa mga pasahero ng ating mga lehitimong mga pangpublikong sasakyan. Ibig sabihin nito, hirap po tayo ngayon na ilunsad yung pag-modernize ng ating mga sasakyan. Kaya kami po ay makikipag-ugnayan sa MMDA at sa LTO at posible hong tumulong po kami sa paghuli ho ng mga e-trike ho at saka yung mga ganitong mga klaseng sasakyan na ginagamit pang publiko ho bagamat wala hong mga prangkisa na ibinibigay ng lokal o ng national government. Salamat po, Chair Artes. Salamat po, Yusek Wadis. On the part po ng MMDA, meron naman po tayong na-issue na before ng 2016. Yun po yung MMDA Resolution or MMC Resolution 16-08 Series of 2016 kung saan pinagbabawal po yung tricycle, pedicabs, kuliglings, and pushcarts sa circumferential roads and radial roads. Ito po ay ating may propose po tayo na amendment, another MMC Resolution to expand, to include po yung mga e-trikes at other electric-powered vehicles. Ito naman po ay susundin namin kung ano po yung magiging issuance ng LTO regarding this matter.
At i-consider din po yung DILG Memorandum Circular number 2023-195 na inisyo po ni Secretary Abalos na for the same purpose. Ito po ay aming diniscuss kanina, may mga suggestions lamang po at kami po ay magpupulong muli ng technical working group composed of the traffic heads ng mga LGUs po dito sa Kamaynilaan para po ma-fine-tune namin itong resolution na to, to include po mabuhay lanes and other major thoroughfares within our jurisdiction at para ma-include nga po itong e-trikes dahil ito po ay parami ng parami. So kami po dito sa pamahalaan will coordinate. Ito po ay magiging whole of government approach dahil padami nga po ng padami ito at bago po lumala yung problema ay amin na pong i-address kaagad to para po masolusyonan. So, you'll entertain questions? Sir, dahil may gagawin mga pagbabago sa polisiya, for now, ano yung gagawin natin? Marami pa rin yung bike, even sa vehicles. For the meantime, ano yung gagawin natin? Sir, well, una-una, meron naman kautosan ng DILG nga po na nagpo-prohibit nito mga tricycles at e-bikes sa national roads. At ganoon din po, may issuance naman ng LPO. Yun nga lang, tama po, base sa speed kasi, kung saan sila pwede lamang, kung ganitong speed ka lang, wala ba ng road ka lang, i-harmonize po natin yan doon sa DILG memorandum na bawal talaga sila sa major roads. So, on the basis of that, pwede naman po natin i-apprehend. Yun nga lang po, as I mentioned a while back, na meron kaming difficulty enforcing dahil na pag hinuli namin tas walang lisensya, kanino namin i-issue yung ticket? In the same manner, hindi po registered ito. So, hindi rin namin pwede issuehan ng ticket yung e-bike mismo or e-trike. So, yan po yung i-address namin. In the meantime, we'll enforce yung prohibition na yan na hindi sila payagan na bumaybay dito sa mga national roads po natin. Sir, pag natagpuan sila sa national road, anong gagawin yan? Ikukumbis kayo? Yun nga po yung isa sa napag-usapan kanina. Although meron na pong mga bayan na may mga regulations na nag-a-allow ng impounding. Kaya po, ikukulit po namin itong mga ordinansa nila na depende po sa lugar, pag meron na pong ordinansa, yun po yung gagamitin namin to impound. Kagaya ng sabi ni Chairman Guadis na nababahala na and then nakaka-apekto sa traffic, kailan po yung target na ilalabas yung bagong guidelines patungkol po dito sa e-trikes? Sabi po, no? Sabi ko nga, kakamiting lang namin kay Secretary Bautista yesterday, no? So after this meeting, gusto lang namin marinig yung mga posisyon ng bawat lokal na gobyerno. Kasi pag naglabas po kami, hindi lang naman Metro Manila, no? We could also cover the entire nation. No? Pero ito magiging modelo po natin, parang pilot run, no? As far as implementation is concerned. Our timeline here is to submit our new guidelines to the Secretary by Monday next week. In consonance with what we have heard already no, sa ating mga local government, MMDA, para pare-pareho po ang ilalabas po natin. No? Which is basically, you know, banning this yung mga e-trikes, e-bike in major thoroughfares and then implementing itong pag-aaralan natin, yung registration ng masasakyan, licensing of the person. If they, kung hindi naman sila national roads, kahit ng public roads, no, as long as lumabas sila sa komunidad, makaka-apekto sila sa daloy ng trapiko, road safety, no, yun ang pag-aaralan namin ngayon if we will require them to now secure registration and licensing. Yung guidelines, sir, within this quarter of this month? Oh, yeah. Within this month po. Dapat malabas kasi may publication po yan. Ano? Opo. So we should be able to submit our recommendations to the Secretary after all these inputs, no, together with asset tracker sa DOTR within next week para ma-plancha na po natin ito. Chairman, sabi niyo po kanina, tapadami na yung mga gumagamit ng e-trikes and e-bikes. May datos po ba? Wala pa po eh. Dahil nga po walang registration ito. So, wala po kami pagkukunan ng datos.
dahil nga hindi kailangan i-register. So, wala po. Kaya nga po, isa sa pinag-usapan yan kanina na posible na sa ilalabas na regulasyon ng LTO na i-require na po sila na magparehistro. Although, meron po mga ilan na syudad nga po na nag-require na ng registration. Like, sinasite yung ASEC tracker. Yung kanina, ASEC. Yung isang city. Sa well, meeting earlier, I think isa sa mga sinabi was, the concerns was, Caloocan City, more or less, parang 18,000 yung mga motorcycles ang nandoon. So it's really, again, with DOTR and its attached agencies, and of course with MMDA, we will work together so that we can find solutions for these concerns. So yung 18,000 yan? Isang city. So, yung 18,000 na minanggit kanina, isang syudad lang, meron na silang na-registered pa lang, ha? Yun yung nakarehistro sa kanila, na 18,000. Imaginin mo, we have 17 LGUs. So, for sure, napakarami na yan kung isang syudad, eh, merong 18,000 na-registered pa lang yun sa kanila. So, yung hindi pa nakarehistro. At yung sa iba pang lugar. So, it's about time siguro na magkaroon talaga tayo ng regulation regarding this. Meron naman po tayo. Wala lang po akong hawak ngayon. Pero definitely meron naman din po tayo mga accident sa ating Metro Manila road accident system. Sure, kung nakita ko yung picture yung dalawang bata na nila ko yung reaction mo. So, kung gano'n ito yung nakakabahala, like, I'm sure hindi lang yan yung instance sa mga regulations. May mga maliit na haanyaan mo. Well, nakakabahala ito dahil unang-una nga, gumagamit ito ng lansangan. Hindi lamang naman barangay road. Makikita natin, marami nagbabiral. In fact, meron nga isa nasa SLEX mismo. Imagine mo, SLEX, ang daming trucks. For quite some time, pag nakita mo yung video, nasa gitna siya ng white line. Hindi siya nasa loob ng isang lane. Lalo na kung bata, na hindi naman niya alam yung traffic rules and regulations, yung pag-signal bago lumiko, yung rule na pag yellow line, hindi ka dapat mag-overtake or magpalit ng linya. Yung mga ganun, hindi alam ng bata yan eh. At hindi alam kung wala kang lisensya or hindi ka kumuha ng lisensya ever. Dahil hindi ka nag-seminar, hindi ka nag-exam. So nakakabahala yan dahil posibleng maging sanhi ng aksidente yung kawalan ng kaalaman na ito. And at the same time, yung maturity. Kung bata ang nagmamaneho, elementary or high school, yung maturity niya to handle situations para makaiwas sa aksidente ay napakalaki. Kaya nga po, talagang tama si ASEC Bicor na kailangan na po talaga i-regulate at siguro i-require na yung nagmamaneho po nito mga e-trikes na ito ay magkaroon ng lisensya sa pagmamaneho. Sir, how would you describe yung dami nito pagdami ito? Well, 18,000 sa isang ano pa lang sa more or less mas marami pa sa iba. How would you describe yung dami na being intrusive na sa kalye? Yes, nakikita rin kasi namin eh na padami ng padami. Eh, yun lamang yung pumapasok sa area of jurisdiction namin. Paano pa yung mga nasa loob? Di ba? Kaya talagang exponential yung pagdami nitong e-bike. Yun nga, that's why we're here, we met, para nga po magkaroon ng regulation para habang hindi pa ganun kadami na nakaka-obstruct na ng traffic, na yung major accidents ang nakokos niya, ay ma-address na namin kaagad. James, asugan ko lang, Peter. So, we can say na nababahala yung MMDA, LTO, and LTFRT doon sa pagdami ng e-bike? Yes. Medyo cause of concern na siya talaga. Okay, kaya ano po kaya ako dito? Pero yung existing po ba na traffic code, hindi po ba niya na-cover yung mga e-bike e-trike? And palagay na kailangan magkaroon ng revision doon sa mismo existing na traffic code? Dun sa
4136, yan ang batas ng LTO. Malinaw naman doon na lahat ng mga motorized vehicle na ginagamit sa lansangan, public highways, ay kailangan registrado sa LTO. At yung mga gumagamit ng masasakit na to, kailangan may lisensya. Kaso nagkaroon tayo ng ibidalo eh. No? Ibida naman to, yung for Electric Vehicle Development Act. No? Ang national roads naman na ginagamit nila. No? So kailangan malinawan namin kung saan ba sila pwede at saan sila pwedeng, hindi pwedeng gamitin. That has to be clarified because of the new law. Tama po kayo, diba? Kailangan i-synchronize, so that's what we're trying to do now. Trying to synchronize the laws, pero kung talagang hindi pwede, then probably a new law will be necessary to clarify the difference. Sir, pa? Opo. Sir Johnson. Sir, nagkaroon na mo ba ng consultation sa stakeholders like sa distributor at saka din sa community na gumagamit po? Opo, as early as last year, kinakausap na ho namin yung mga electric vehicle manufacturers, importers, lahat po yan, no? Dealers. No? Kausap rin namin yung Electric Vehicle Association of the Philippines, EWAP, a few weeks ago, pinupuan rin namin to. At sabi namin, ang aming concern talaga is itong mga e-trikes and e-bikes. No? Yung mga four-wheel vehicles, medyo maayos pa sila. Pero ito mga to, sa paggamit sa ating major thoroughfare especially, yung road safety issue nila at sa mga tao na sa paligid nila is now being affected. So, continuous consultation lang po ito. Maganda nga itong dagdag kasi pati local government kasama na lang namin. So, this more or less completes our study on the matter. Handa na po kami na magbigay ng rekomendasyon sa ating DOTR para mapag-aralan pa mas mabuti kung paano natin ma-implement na that only in Metro Manila but nationwide. Okay sila. Lahat po naman so far ay i-regulate. No? Or i-limit yung kanilang usage, no, to inside villages, private roads, yung pwede pag-usapan pa yun. Pero oras na lumabas, ibang usapan ito yan. Sir, yung ibidalo, under the existing regulations for e-tricycles, ano lang po ba ang pwede sa kanila? Kasi ang term used was major thoroughfares eh. Unlike in dito po sa 4136 public highways. At yung definition ng public highways would also include barangay roads. No? Dito, pero sa Ibida, ang ginagamit ay major thoroughfares. Barangay roads are not major thoroughfares. So the usage, no, ng sasakyan, kasi oras na hindi sakop ng LTO yung kalye, hindi na namin kailangan irehistro o i-require lisensya. So yung 4136 and Ibida have to be synchronized. Kung saan pwedeng gamitin, at kung pwedeng gamitin yon, the provision of the law na all motorized vehicles have to be registered, papasok po yun. Wala rin age limit yun pag-aaral natin? Wala pong sinasabi doon. Iyon din yung kailangan na isa sa mga napag-usapan. We will also have a consultation with DOE kasi meron din kasi silang programa kung saan namimigay sila nitong mga e-tricycles na ito. So, at pinopromote talaga nila. So, kailangan niya naman pong i-harmonize lahat itong existing laws, regulations, at mga polisiya para po mapag-aralan, mapagkasunduan kung ano yung nararapat for public safety and traffic management po natin. Sir, clarification lang ulit. For example, sir, kasi wala pa tayong diba, sir, yung mga policy po. For example, ako, magdadrive ako ng e-trike dito sa EDSA. Since wala pa tayong polisiya, ano ang pwedeng mangyari sa akin? Kukubliskahin ba yung e-trike ko? Well, yan ang pagkaaralan nga namin. Kasi nga, unang-una, bawal talaga sila doon sa mga pangunahing lansangan natin. Hindi nga po, sa ngayon, hindi namin masabi pa kung pwede ba namin i-impound kaagad. Especially kung private use kasi. Kung ibinibiyahe, pwede na siguro dahil walang prangtisa yan and all. Pero kung private use, hindi nga po namin pa alam at pag-aaralan namin kasi nga wala kang pag-i-issue ng ticket. Dahil more likely, wala namang lisensya rin nagmamaneho. Since walang plaka yan, walang registration, hindi rin namin pwede issue ng ticket yung sasakyan. So, whether or not pwede namin impound,
siguro magre-rely muna kami doon sa existing ordinances ng mga LGUs na pinasasubmit namin ngayon. At depende sa area, kung merong existing ordinansa, yun ang aming gagamitin kung pwede naming impound. Yun ang magiging basehan po namin. Sorry, paano po naman yung bonus sa accident? Well, that's another matter. It's a police matter na po. Marami rin tayo nakikita na sumasalpok na ganyan, nagkakasabitan. So, it's a police matter. Kung mayroon pong fault yung nagmamaneho noong itong mga e-bikes at e-trikes na to, pwede po sila makasuhan ng reckless imprudence resulting to damage to property or kung may mamatay, resulting to homicide. So, case-to-case basis po yan, pero it's a matter for the police to decide na po. Hi, sir. Ano din lang ako. Ask po lang po, sir, kung include po ba ito ng e-bike and e-scooter? Kasama po, lahat. Eh, lahat po ng electric vehicle. Pag-ibay yung mga malalaking CC na motorcycle. Yung mga tumatakbo na po ng 25, more than 25 kilometers, sakop na po yan ang existing regulation na kailangan listrado at bilisensya yung taong gagamit po yan. No? Ang pinaproblema ng tago namin, yung mga lower CC vehicles no? Na tumatakbo ng hindi lalampas ng 25 kilometers, yun ang gusto natin pa i-regulate kasi nakikita natin yung proliferation of its use in major thoroughfares. Ano ang possible na maging vehicle registration and yung epekto dun sa halaga ng pagbebenta? Depende sa, baka kailangan natin gumawa ng bagong classification pa sa e-scooter. Wala pa kami ng classification po dyan. Pero dun sa mga e-bikes, e-trikes, pumasok po yan as a parang motorsiklo po, no? Ang motor vehicle, user's charge po dyan, nasa 2,000. Pero yung mga scooter, yan yung pag-aaralan namin kasi mabagbagong mode of transportation na nakikita po natin. Chairman, yung sa ano po, yung mga dumadaan sa bike, parang meron po kayo na ano lang na free vehicle na pwede dumaan sa bike? Actually, yung sa bike lane, ang inaalaw lang natin is yung e-scooter. Wala actually yung speed eh. So, depende. Basta hindi siya maka-classify as motorcycle. Kung scooter lang siya, makikita mo naman sa itsura eh. So, face-to-face basis eh. Kasi nga, may evolution din kasi itong mga e-vehicles na ito. So, case-to-case basis. Kasi kung malaki na siya na parang motor na, eh bawal na siguro yan. Kasi yung speed niya, hindi na safe para sa nagbibisikleta na magkasama sila. Pero e-bicycle pwede pa rin sa e-bicycle pwede. Kasi normally naman, ang e-bicycle pedal assist yan. Tinutulungan lamang yung nagbibisikleta para bumilis yung pag, o dumali yung pagpa-jack nila. So, allowed naman po yung e-bicycles. Sir, allowed lang. In case ma-isabatak na yung pagkakaroon ng dito ng mga Pwede naman po, pwede po. Isasama po na. Hindi po. Una, siguro yung ano lang, regulation from LTO. Opo, sa amin. Balik sa amin ko yan. kasama doon po yan. Once na i-require po natin ng licensing, kasama doon po dyan yung theoretical driving course, to, yung ginagawa sa LMJ. Siguro yung modify lang muna po natin kung motosiklo, scooter, tricycle, kasama po natin yan. Salamat. So, thank you. Thank you po sa inyo. Meron lang po kaming isang concern na other matter. Yung isang araw po, kung nakita nyo, meron pong hinabol kasi yung aming enforcers na may sakay na overloaded na motor at wala pa pong helmet. Meron po kasi mga nagko-comment doon na ipiniplace daw po namin sa danger yung nagmumotor pati yung mga angkas dahil hinabol po namin
Para po sa amin, medyo kamoting katwiran po yon dahil ano po ba ang gusto ng mga taong nagko-comment na yan, mamaya pa pakikita namin, na pag may angkas na walang helmet, hindi na po namin hahabulin kahit may violation dahil may endanger yung angkas. In the first place, the mere fact na walang helmet yung angkas, ini-endanger na noong nagmumotor yung kanyang pasahero na hindi natin pwedeng itolerate dahil napakadelikado, kaya nga po tayo may helmet act para proteksyonan, hindi lamang yung driver, kundi pasahero. So kung pinapara po siya at hindi siya tumigil, obligasyon po namin habulin siya para pigilan siya sa pagmamaneho ng naglalagay sa alanganin ng kanyang pasahero. So, yun pa, kolorong palang habal-habal, tapos overloaded, paso ang registration, walang lisensya. Ano pa ba po ang gusto ng tao na nagko-comment pa na hindi daw dapat naming habulin? Ang masama kung meron kaming maneuver na ginawa na nag-i-endanger daw sa ano. Sinundan lamang naman po namin siya, sinasabihan na tumabi, hanggang sa ma-corner. Pero wala po kaming any action na naglagay sa alanganin noong mga ano. So, doon po sa nagsasabi na hindi na dapat naming habulin, eh kamote po kayo. So, nakita niyo naman, yung lahat na lang po na may angkas ay natatakbo, ay hindi namin uhulihin. Lahat na lang po mag-aangkas. Na every time na may violation, tatakbo na lang dahil hindi naman tayo hahabulin. Dahil it will endanger yung passenger. So, mali pong katuwiran yan. And we just want to explain our side na hindi po namin ginagawa yan para lang endanger yung sakay, kung hindi precisely to protect yung pong ating mga mananakay. So, thank you. Salamat po sa inyo. Salamat po. Thank you.